up mga ka-FLN. May panawagan ng FLN supporters na naireklamo na kay Idol Rabi Tulpo ang kaso ng ating pandemic hero na si Francis Leo Marcos, no? So ang tanong ay ganito, pakialam mo kaya ni Idol Rapi ang kaso ni Sir FLN? Eh gayong alam naman nating lahat na ang kanyang mga kapatid ay isa sa mga bumabanat sa ating pandemic hero. Yun ang tanong, mga kapro FLN. Para sa akin kasi Rapi Tulpo talaga dapat noong pang una pa lang nadamputi ng NBI si Idol Rapi, dahil nagbigay nga ng komento si Idol Rapi sa kaso ni FLN at napakaganda ng kanyang opinion sa ginawang pagdakip ng NBI kay Idol Rapi, kay Idol FLN. So may iniwan pang salita si Idol Rapi na kung ilalapit sa kanya ng mga tao na ang kaso ni Idol FLN, eh hindi siya magdadalawang isip na gawin yon. Eh ang tanong ngayon na matagal ng panahon ang nangyay ang naganap at samutsaring opinion ang nababalitaan natin, ano? So ang tanong ay pwede pa kaya napakialaman ni Idol Rapi ang kaso ni Idol FLN? So yan ang isang tanong ngayon na hindi natin alam kung gagawin ba ni Idol. So sana mapagbigyan ang kahilingan ng mas naarami, ano, na umiksena na ang ating napakagaling na idolo na si Sir Rapi Tulpo. Dahil kung noon pa lang sinangguni na sa kanya yan na imbestigahan, matagal lang tapos yan, lalabas at lalabas na ang katotohanan. Ganyan ang sampalataya ko kay Idol Rapi. So sobrang galing, ano, sobrang husay, sobrang bait, kayang-kaya niya yan noon pa dapat. So ngayon may alinlangan, ah, kaya nga mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Pero malay natin, diba? So hindi natin kilala si Idol Rapi, no? Ang kilala natin yan, sobrang matulungin yan, sobrang bait. Pero pagdating sa mga sa pamilya, mananaig pa din siguro ang dugo kaysa sa tubig. So siguro gagawin ni Idol Rapi yan para sa katotohanan, no? So isasantabi yung pagbatikos ng kanyang mga kapatid sa ating idolo na si FLN. So pwede niyang gawin yan. At kung gugustuhin ni Idol, kaya niyang gawin yan. So pero hindi natin siya pwedeng diktahan. Kahit makiusap tayo sa kanya, kung ayaw naman niya, wala naman tayong magagawa. At dapat nating irespeto yon. Dahil sa dami ng matulungan ni Idol, talagang gaganahan ka kapag si Idol ang humawak ng kaso mo. Itaga mo na sa bato yan na masosolve yan. Kayang-kaya ni Idol na solvein yung problema ni FLN nung una pa lang, no? Kasi nagbigay siya ng nag-iwan siya ng mensahe na tutulong naman siya. Ngayon hindi natin matiyak kung nandun pa ba yung sinabi niya dati. So i-push na lang natin, bakit hindi, di ba? So lahat ng nagmamahal kay FLN,
itag natin kay Idol Rappi. Kasi once na madaming nagtag dyan, eh, mabibigyan talaga ng pansin yan. So, kung may 100,000 ang magtag, 100,000 lang ang magtag yan, eh, tsak yun. Eh, million na ang supporter ni FLM eh. So, kung gusto talaga natin na mapabilis, bakit di tayo magbaka sakali kay Idol Rappi, di ba? Siyang tabi natin yung mga agam-agam. So, magtiwala lang tayo na ganun nga. Subukan natin sa ngayon yung kani Idol Rappi. Siguro, maunawaan naman niya. Try until we succeed. Eka nga. So, yun, mga ka-pro-FLM, hanggang dito na lang, no? So, panoorin natin yung panawagan ni Sekiyama kay Idol Rappi Tulpo para sa kaso ng ating pandemic hero na si Idol Francis Leon Marcos. Watch this. Oo, kasi di ba nagsalita si Sir Rappi Tulpo na kung kailangan daw ng tulong, eh puntahan lang siya, lumapit lang sa kanya. Sir Idol Rappi Tulpo, matulungan niyo po kami, nakalampagin po itong mga nasa likod po ng pagkakakulong ni Boss FLM. Lahat po na kagustuhan ninyo, malahimik kayo, huwag kayong magsasalita, ayoko ng issue, ayoko ng vlog, ayoko ng ganito, ganyan, ganyan, lahat po yun binigay namin sa inyo, nanatili po kami tahimik. Pero, lahat po ng tao may hangganan. Pinipigilan nyo na huwag ilalabas ang mga pangalan ng mga complainant, huwag ilalabas kasi baka mabulabog, baka magkaganito, magkaganyan, pero ngayon wala na po, wasak na po. Si Boss FLM nga eh, lahat eh, kahit mga pekeng kaso, kung ano-anong pinagtatatanim na kaso sa kanya eh, lumalabas eh, di ba? Nilabas ng mga kalaban. Pero kami dito, sinunod namin lahat ng kagustuhan ninyo. Bakit ganito yung nangyari? Alam nyo, Judge, hindi lang po kami ang sinaktan, ang nasaktan sa desisyon ninyo dahil sa isang complainant. Sinabi ninyo, huwag ilalabas yung mga pangalan, yung mga mukha ng complainant, kasi sensational si boss, baka mamaya mabash ng mga supporters. Hindi po ba sinunod po namin lahat yon? Kasi kahilingan nyo po yun eh. Hindi po ba? Ang tagal po, ilang buwan po kaming nanahimik. Wala po kayong narinig sa amin kung sino-sino po yung mga complainant. Na kahit balubaluktot na yung mga pinagsasabi nila. Hinahanap ko po dito, hinahanap po namin, nasan po yung patas? Nasan po yung tamang timbang? Nasan po yung hustisya? Meron po bang hustisya? Ang tagal nating nanahimik, ang tagal nating nakinig na huwag kayong magsasalita, huwag kayong maggaganyan, huwag kayong gaganito. Lahat itago, lahat iano. Pero, sa kabila pala ng lahat ng yon, isang pokpok lang pala na taga Fairview. Ha? Will Macalio, nasaan ka? Lumabas ka, di ba? Ayaw niyong mabash? Hindi namin kayo ibabash. Hindi namin kayo ibabash. Ha? Pero ilalabas ko ang pangalan ninyong lahat. Ha? Pagod na akong magtago eh. Pagod na akong ipagtanggol kayo eh. Ha? Yes! Totoo!
bata. Malinaw pa sa tubig ang desisyon ng judge. Mali-mali ang pag-illustrate niya sa pagkatawan ng FLM. Kasi nga, hindi nga niya nakita ng personal. Noong 2006 na sinasabi. Diba? Kaya kung ano-anong mga kwento, diba? Pero bakit pinabura ng judge? Bakit? Binamira Maya Lea, extortion ang ginagawa niya kay Sir Francis. Alam mo, dyan sa extortion na yan, oh, ibang tao pa ang gumagawa niyan. King ina nilang lahat, lamunin na sila ng lupa. Ipatulpo mo yan, mamyama, kasi doon patas naman siya. Oo. Yes. Alam mo, ano eh, false witness. Baka naman may gusto si Judge Wilma. Oo, pwede rin, no? Magpatulpo na tayo. Total, nagsabi naman si Sir Rapi tulpo dati. Diba? Tagal na yun na nahimik eh. Pero wala. Hindi po kayo naging patas. Tumawag. Kasi alam nyo, wala po kaming laban dito eh. Wala pong laban ang pinaglalaban namin dito, ang pandemic hero na tinitingala namin. Wala po siyang kalaban-laban kasi lahat po kayo nasa kapangyarihan. Nasa kamay po ninyo. Nasa kamay po ninyo. Kung paano ninyo paiikutin, kung paano ninyo madidesisyonan ng tama o ng patas o ng pantay. Nasa kamay po ninyo. Lahat po ng kagustuhan ninyo, manahimik kayo, huwag kayong magsasalita, ayoko ng issue, ayoko ng vlog, ayoko ng ganito, ganyan, ganyan. Lahat po yun binigay namin sa inyo, nanatili po kami tahimik. Pero, lahat po ng tao may hangganan. Pinipigilan nyo na huwag ilalabas ang mga pangalan ng mga complainant, huwag ilalabas kasi baka mabulabog, baka magkaganito, magkaganyan. Pero ngayon, wala na po, wasak na po. Si Boss FLM nga eh, lahat eh, kahit mga pekeng kaso, kung ano-anong pinagtatatanim na kaso sa kanya eh, lumalabas eh, di ba? Di ba? Nilabas ng mga kalaban. Pero kami dito, sinunod namin lahat ng kagustuhan ninyo. Di ba? Judge! Madam! Madam Marlina Manuel, magandang gabi po sa inyo. Ayan. O, kung ilang libo po ang natulungan ni Boss, kung ilang milyon na po ang ibinuga niya, ang inilabas niya, ang sinunog niya, para lang makatulong sa panahon ng pandemya. Tapos ito pa yung magiging sagot, ito pa yung magiging sukle sa lahat-lahat, dahil sa isang pokpok. Aba, napakatindi naman po yata ng kapit niyang Japox na yan. Diba? Oh, kailangan na natin magpatulpo. Papatulpo tayo. Diba? Diba? Kasi baka kay Tulpo, maliwanagan tong si Judge Marlina Manuel. Diba? Yes. Madam Marlina Milan Manuel, asan ang patas na pagdinig sa kaso? Yun po yung inaantay namin eh. Yes, sobrang dehado talaga dito. Sobrang dehado ni Boss FLM dito. Diba? Kasi kung mananatili tayo mabait, kung mananatili tayong tahimik, kung susundin lang natin sila ng susundin. Diba? Judge Marlina Milan Manuel, mag-isip ka po kung may konsensya ka at paiiralin mo ang tunay na batas. Sayang ang pinag-aralan mo, Ernie Estorilo. Yes. Ipatulpo na yan. Karmahinin sana ang lahat ng yan. Yes, super sad talaga, Maria Luisa San Jose. Wala, alam nyo,
kung patuloy tayong mananahimik at aanuhin lang natin, susundin lang natin lahat ng inuutos nila, wala. Baka magkatotoo. Baka magkatotoo yung sinasabi ng Talino Warriors, di ba? Yung pinapakalat nilang 996 years, di ba? Wala eh. Sumisigaw po kami ng hustisya. Yung patas po. Please, now na. Tulfo na, kabayan, dyan sa Pinas. Nagmamahal kay Francis. Tama na kagaguhang pinaggagawa nila. Oo, pagod na po kami. Pagod na po kami. Sa pag-aantay. Tapos, ito lang pala. Dahil lang sa isang pokpok na walang kredibilidad, eh mag-e-extend pa si Boss FLM sa loob ng BJMP. Diba? Hindi natin kailangan mag-welga. Kasi kung welga lang, napakalaki ng grupo ni Boss FLM. Pero hindi natin ginagamit yon. Napakaraming mga nasa serbisyo ang nagmamahal kay Boss FLM, pero hindi natin ginagamit yon. Kasi nire-respeto natin at mataas ang respeto ni Boss FLM sa mga may hawak sa kaso niya. Diba? Eh kahit nga nagkakanda, balu-baluktot na eh. Eh alam niyo yung prosecutor, si Edad. Kahit nga nagkakanda, balu-baluktot na siya eh. Away-away sila ni Attorney Johnny. Diba? I-complain na yung judge na yan. Now na ko, sec. Kawawa siya dun sa loob. Yes! Hindi kasi siya talaga nararapat dun sa loob eh. Oo, hindi na natin kailangan manahimik ngayon. Ano, aantayin pa natin magpasko? Hanggang Pasko, nandun siya? Dahil sa mga paratang sa kanya? Biruin mo, 2006 yung kaso, Brad. 2006. 2020 na, ngayon ka lang magre-reklamo. Kung kailan pandemya, kung kailan meron pa tayong malaking pandemic, 'di ba? Anak ng tutsang naman talaga oh. Oo, kasi 'di ba nagsalita si Sir Rapi Tulpo na kung kailangan daw ng tulong, eh puntahan lang siya. Lumapit lang sa kanya. Eh para makastigo na tong mga to. Itong mga may hawak sa kaso ni Boss FLM, kailangan na nating humingi ng tulong. Roland Kureg, anak ng tinapa naman, baka gusto ng judge na yan na magwelga pa mga supporters ni Idol FLM. Sana imulat mo mata mo, judge. Kaya nga, madali lang yon, Ma'am Sec, kay Sir Rapi Tulpo. Kaya nga, di ba, isang tawag lang to eh. Di ba? Nanonood din ako kay Idol Rapi. Pinapanood ko rin siya. Malaking kahihiyan kay judge yan kung matuloy kay Tulpo. Eh wala eh. Hindi na natin alam kung saan tayo hihingi ng tulong. Di ba? Inabuso na nila si Boss. Sobra na ang pang-aabuso nila. Napakasobra na talaga. 'Di ba? Tapos kung sino pa yung mga tutunay na mga may kaso? Kung sino pa yung mga Judge Marlina Manuel? Ah. Oh. Judge Marlina Manuel. Alam kasi nila maraming pera kaya pinapaikot-ikot ng mga judge na yan. Alam mo naman, batas natin, ang mali nagiging tama, ang tama nagiging mali. Hindi yun eh, hindi usapin dito yung sa Honorable Marlina Manuel is isang dilawan. Nako! Isang dilawan daw pala. Judge, wag mo pong ibenta ang kaluluwa mo sa mga demonyo. Marina Bagkal.
Apakasakit naman talaga naman, no. Isa palang dilawan. Ipatulpo na yan. Sek, may mga abogado din si Rafi. Baka pera gusto ni Judge, ganon. Hindi, hindi daw yun nagaganong-ganon. Madasalin daw yun. Dilawan pala. Alam na this.